Come on, let's all rise and be excited to praise the name of Jesus. Come on, let's rise up and let's fill this place with praises. Come on, praise Jesus. Hallelujah. Ashamed of you. Thank you, Lord. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by your light. Let the earth see you are freedom. Turn my darkness to light. So now I'm alive in you. I live in the risen sun. When you found me, my whole world changed. I'm redeemed by your light. Let the earth see. Let us not be ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Lord, we will not be ashamed of something that is so great, something that is so powerful, something that will save the world, something that will give us life, oh God. Such a privilege, God, to be your instrument, to be your children, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And it's because of the gospel, Lord, that we are here. It's because of the gospel, Lord,
that we are living the life that you want us to have.
nations. Send me to my neighbors. Send me with your love. Oh, oh, oh. Send me to the nations. Send me to my neighbors. Send me with your love. Oh, oh, oh. Send me to the nations. Send me to my neighbors. Send me with your love. Oh, oh, oh. Send me to the nations. Send me to my neighbors. Send me. Send us to our neighbors. Send us with your love. Ganun na lang yung confidence na meron tayo because this is the God that we serve. Na yung magpapadala sa atin ang Diyos na hindi tayo iiwanan. Ang Diyos na patuloy nasasama sa atin every step of the way. Amen? Because we know that the gospel is not a matter of words but as a matter of power from on high. That's why we continue to declare the gospel of Jesus Christ is so transforming, not only in our lives, but in the lives of many others. We believe that God can do that. That's why we can declare, Lord, send us. Here we are, O God. Use us for your glory and for your purpose. And continue that, our prayer, Panginoon. That Lord, in this place, may you birth people who will be going to the nations. We'll be going to our neighbors, O God, and proclaim your love for them. Your unconditional love for them. Thank you, Jesus. And that the world will know, Lord, how faithful you are, how magnificent you are, how great you are, O God. And continue to exalt you in the highest, even to this day. You stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before. Spirits.
send my soul, Lord, to you surrender all I am. Spirit on us, that you outstretch your hand to us. But Lord, in spite of all the things that we have done, Lord, you still love us. And Lord, with available hearts, Lord, we can say, Lord, use us. With humble hearts, we say, Lord, send us. Because this life is yours. And we want to know, we want the world to know that you sent us. That the God that we serve sent us. The God who transforms lives. The God who still saves. Is the God who still loves them. Who still loves us. And that is you, Jesus.
That is who you are, God. So that, Lord, we may continue to love you. We may continue to know you, God. As we walk in this life, Lord, may we continue to witness how faithful you are. Because that is who you are, God. You are faithful, God. At hindi mo kami bibitawan, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami tatalikuran. Kasi yun ang pangako mo. That is your promise, Lord, that you will be with us, that you will go before us until the very end of the age. So Lord, right here, right now, we magnify your name. We thank you, O God, that the sweetest name of all loves us and continue to love all. Thank you, Jesus. Thank you, God. And this is our prayer in Jesus' name. Standing and give God our 7-second praise. And let us welcome our senior pastor, Pastor Manrique Tan Pascual. Okay, manatili muna tayong nakatayo, na? Pakita lang natin yung screen po natin. Today, we introduce a new series. No? Pakisabi nga po sa katabi po ninyo, good morning, beautiful. Good morning, beautiful. Amen. So today, we introduce a new series entitled Beautiful. Para lang po ito sa mga magaganda. Ha? So pag medyo hindi maganda, ay sa matiensa po kayo. Ay, hindi, wag. Nakatayo lang po muna kayo. No? Pakita ko lang muna itong passage na ito sa inyo. No? Itong Isaiah chapter 5 verse 20, no? Sabi po dito, no? Bakit magulo ang buhay ng tao? Magulo ang buhay ng tao kasi nalilito tayo sa mga bagay-bagay. No? Tignan po ninyo to, ha? Sabi po rito, woe to those who call evil good and good evil. No? Kung nalilito ka, kung anong maganda, ano ang pangit, kung nalilito ka, ano ang tama, ano ang mali, talagang magulo ang buhay. No? Sabi niya, who put darkness for light, and light for darkness. Ibig sabihin, nalilito ka, hindi mo alam ano ang liwanag, ano ang dilim. Pag ganun, magulong talaga ang buhay mo. No? And then sabi niya, who put bitter for sweet and sweet for bitter. No? Yung matamis, nagiging mapait. No? At yung mapait, hindi mo alam, madistinguish ano ba ito. Diba? Yung akala mo, ang palaya, matamis. Ay pag ganun, wala ka ng pag-asa. Amen? Diba? So, yung po ang ano eh, ito po ang pwedeng sabihing source ng kaguluhan ng mundo at ng tao, yung kalituhan na hindi natin alam which is which. No? We cannot distinguish good from evil, light from darkness, sweet from bitter. No? Pag ganun, hindi natin alam ano ang beautiful at ano yung ugly. Ha? So, ang serya po natin ay about beautiful. No? Hopefully, at the end of this series, six-part series po ito, magiging sobrang klaro sa inyo ano yung mga magaganda. No? Hopefully, after this series, never again will you call beautiful ugly, and never again will you call ugly beautiful. Amen? Yung katabi mo, lagi mong siyang sasabihan na beautiful. Amen? Ha? Hindi ka na yung, hoy, pangit. Wala na. Kasi ngayon, na-distinguish mo na, marunong ka na mag-discern. Amen? O sige, bago tayo ulit mag-start, ang topic muna natin ngayon, feet. Come on, pakitanong yung katabi po ninyo, how's your feet, bebe? Amen, ha? Ano, amo yan na ng puwet? So, usapang paa muna tayo. No? At bago ko kayo paupuin, no? Ito po yung main passage natin, Romans 10:15, one of the most beautiful passages in all of Scripture. Sabi dito, how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the, kayo magsabi, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Wow, no? So, usapang paa po tayo ngayon. Ha? Samahan muna ninyo ako sa panalangin, tapos papaupuin ko na po kayo. Ha? Let's bow our heads, let's pray. Lord, ang lagi naming panalangin, every time we come into your presence,
especially as we come under the teaching of your word, open our eyes that we may see, open our ears that we may hear, open our lips that we may speak. At Lord, ngayon, idadagdag din po namin, lead our feet to where we should go. And of course, Lord, open our hearts that we may receive, and we declare we will never be the same in Jesus' name. At lahat tayo magsabi ng Amen. 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 Kamapalakpan muna natin ang Panginoon. Then you may be seated. Okay. So while you are seated, come on, pakitingin muna ang paa ng inyong katabi. Yan, ha? So tignan po natin. Mamaya, i-distinguish natin kung maganda ba o hindi ang paa ng tao. Diba? Paano ba masabing maganda ang paa ng tao? No? So ito po pag-uusapan po natin. No? What kind of feet are considered beautiful? Na? What kind of feet are considered beautiful? Are you ready for the Word of God this morning? O, di na po natin papatagalin, ha? Apat na bagay, no, sa scripture patungkol po sa kahalagahan ng paa. Okay? O, ilan po? Ay, parang wala pong kausap. Ilan po? Okay. Are you ready for number one? Okay, number one. Sulat po natin ito if you have your message notes, no? Mahalaga ang paa kasi ito nagde-determine ng pundasyon ng isang tao. Na? Feet are important because this determines the foundation of your life. Na? Mamiyang hapon, meron tayong sisimulan ding serye, yung T4. Na? At napag-usapan po natin sa isang Power Wednesday na kung saan kahit na isang napakalaking statue, na? Statua, pero kung mahina ang paa, kahit anong tindi, anong ganda ng muka, kahit anong lakas ng braso, no? Kahit anong tibay ng hita, kung mahina ang paa, babagsak at babagsak ito. No? So, ibig sabihin, ganun din po. No? Everything you build in life, no, will be in the end, ha? Determined by how strong a foundation that you have. Kung mahina ang pundasyon, sayang. No? Nagbibuild ka outwardly, pero lahat ng binibuild mo, sayang, baliwala. Bakit? Kasi kung mahina o hindi malalim ang pundasyon, baliwala din po ito. No? The bigger they are, ano daw? The harder they fall. Okay? So tignan po natin ito. Saan po natin kinuha po ito? Many of you are familiar with the story of Martha and Mary. No? Itong dalawang magkapatid. And dito sa kwentong to, hindi tayo maglalagay ng kontrabida. Ha? May mga kwento na walang bida, pero may mga kwento na walang kontrabida. Come on. Amen? Amen? Ha? So, itong kwentong to, I think mali minsan yung pagka-preach ng ibang mga pastor, no, na nilumalabas si Martha kontrabida. No? I think hindi eh. Hindi ito tungkol sa bida versus kontrabida. Ito, tingin ko, this is a matter of good versus better. This is a matter of good versus best. No? So, tignan po natin ito, itong kwentong to. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Sabi rito, "Now, as they went on their way, Jesus entered the village, and a woman named Martha welcomed him into her house." Sino po ang nag-welcome kay Jesus? Okay, pakilakasan para bigyan natin siya ng credit. Si? Okay. Kininong bahay po yan? Martha. Nakuha? So, how can Martha be evil? How can Martha be the kontrabida? Eh, siya nga nag-welcome kay Jesus. Siya nga nag-host kay Jesus. So, nakuha po natin, ha? It so happened lang na later, naging busy siya, tapos parang naging kontrabida na po siya. Pero actually, hindi. O, tignan po natin to, na? Si Martha may kapatid. Ang pangalan ng kapatid niya ay si Mary. O, pakisabi ng malakas, Mary. Mary. And then, ano daw ang ginawa ni Mary? Who sat at the Lord's feet and listened to His teaching. Ayan, no? So, tignan po ninyo to, ha? Pusa pang paa. Ha? So, gustong-gusto ko po ito, no? Kaninong paa ka umuupo? Aha. Amen? Everybody is a student. Whether you realize it or not, whether you recognize it or not, let me ask you, who is your teacher? Ay, huwag kayong magmamagaling sa akin, ha? Sabi ko, Pimans, hindi, ako, graduate na ako, di na ako nag-aaral. No. As long as you're alive, you're a student. If you agree with me, can I have an amen? Amen. Diba? Habang buhay ka, estudyante ka. Kasi wala namang tao na alam nila lahat eh. Nobody knows it all. You are learning from someone, you're learning from something. So ang tanong lang, sino ang teacher mo? Maari hindi mo siya kinikilala, hindi mo siya binabansagang mentor, hindi mo siya binabansagang teacher, pero kung natututo ka sa kanya, na-impluensyahan ka sa kanya, siya ang teacher mo.
Tama? So ang tanong is, at whose feet are you sitting? You are sitting at somebody's feet. So si Mary, no, she did the best thing. Kasi bakit? Ano ginawa niya? She sat at the Lord's feet and listened to His teaching. At ito na, dito po napasama si Martha. Pero again, sinasabi ko po sa inyo, hindi naman po ito good versus evil. This is simply a distinction between good versus better. So, okay, verse 40, dahil si Martha, siya yung host, siyempre parang burden sa kanya eh. Di ba na, okay, busog na sila sa salita ng Diyos, kumakalampog naman ang kanilang tiyan. So parang sinasabi ni Martha, somebody has to take care of the physical food. Amen? Sino yung mga mahilig magluto? Amen. Oh, come on, come on. Ibida naman natin yung mga mahilig magluto. Okay, hindi yung mahilig kumain, ha? Kain ka ng kain, paano ka kakain kung wala nga naman magluluto? Amen, ha? Okay, so wag na natin kaawayin si Martha. Pero ang nangyari nga lang po dito, Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, don't you care that my sister, si Mary, has left me to serve alone? No, tell her then to help me. So, hindi po kontrabida si Martha, humihingi lang po siya ng tulong. Come on, how many of us here know hindi masama humingi ng tulong? Hindi weakness ang crying for help. Vulnerability yan. Your greatest strength is your vulnerability. Amen? Yung taong ayaw umamin, ayaw humingi ng tulong, yung mga naglalakas-lakasan, yan ang hindi malakas. Da? So si Martha humingi ng tulong. Pero ito nga sabi ni Lord sa kanya, na? Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Martha, relax ka lang. Hindi sinabi ni Jesus, tigil mo yung ginagawa mo. Hindi sinabi ni Jesus, huwag ka na magluto. Hindi sinabi ni Jesus, huwag mo na kami asikasuhin physically. No. Sinasabi lang niya, Martha, relax lang. Relax lang. It's okay. Kung madelay ng konti yung pagkain, it's okay. Kung medyo matabang ng konti yung pagkain, it's okay. Kung nasunog ng konti yung pagkain, total, you're offering it to God as a burnt offering. So, it's okay. Ha? Oy, mga perfectionist dyan. Come on. Ha? It's okay to commit mistakes. Ha? Yung mga kagaya ko na estudyante na grade conscious, it's okay na hindi mag-flat one every time. Ay, parang walang amen, walang amen. Hindi rin okay mag-flat 3 lang, ha? So, pero hindi kailangan lahat ng gawain perfect. Alam ng Diyos may pinagdadaanan ka. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo. Alam ng Diyos na yung ngayon sa season ng buhay mo, ito lang ang best mo eh. Hindi ko nila lang yung best, ha? Ang best pala hindi nila lang. Ito yung best mo eh. Yung dating best mo, ito. Pero ngayon kasi, kakapanganak mo pa lang, di ba? So, let's say, tapos yung asawa mo, bago lang. Diba? Tapos kaka-promote mo lang sa work, alam mo yon. Tapos nanganak ka triplet, 'di ba? So alam ng Lord, naku, 'di ba? Hindi mo kaya i-juggle lahat, pero sa ito yung ginagawa mong best mo, sabi ni Lord, okay na 'yan. Sasabihin mo, Lord, hindi 'yan ang standard ko, dati ito ang kaya ko. Oo. Pero iba kasi ang season ng buhay mo. Iba ang situation ng buhay mo. So God understands, no? Kung ano ang best mo. Come on, can I have an amen? Ha? So sinabi lang niya kay Martha, hindi niya sinabi itigil mo yung ginawa mo. Di ba? Hindi, ang sabi lang niya, Martha, it's okay. It's okay. Ha? Kung hindi cook to perfection ang pagkain, you know, it's okay. Si Jesus, na-appreciate niya yung best mo. Come on, come on. Amen? Ha? Pero, huwag natin alisin din, of course, yung main point. Ha? Hindi kontrabida si Martha, pero syempre, huwag din natin ialis kay Mary yung ginawa niyang tama. Ano yung ginawa niyang tama? Ito po. But one thing is necessary. Ilan daw? One lang. Serious? Pimans kala ko 5. Mga iba sa inyo, pimans kala ko 10. Pero si Jesus na mismo nagsabi, one thing is necessary. Maraming mahalaga sa mundo, pero isa ang baga parang ganito. Pag sinabing important, things you need to do. Pag sinabing necessary, things you cannot do without. Nakuha niyo yung difference? Marami naman talagang mahalaga sa mundo.
Pero may bagay na you cannot live without. Ha? Hindi pwedeng, baga, ito yung tatawag minsan natin na essential. Iba yung important sa essential. Important, mahalaga. Essential ay hindi mo kaya na wala ito. So sinabi ni Jesus kay Martha, Martha, one thing is necessary. And Mary has chosen the good portion. So what is Jesus saying to Martha? Martha, I'm not invalidating your effort. I'm not invalidating your work. But kung tatanungin mo ako, anong mas mahalaga, ipagluto kami o makinig sa akin? Magtrabaho ka para sa akin o umupo ka sa aking paanan? Kung si Jesus pala ang tatanungin, listen to me now, intimacy or ministry? Anong sagot? Intimacy, 100%. All day, all time. Nakuha? Mahalaga ba ang ministry? Oo naman. Mahalaga ba mag-open cell? Oo naman. Mahalaga ba to go out? Di ba? Mag-outreach? Oo naman. Pero tanong, kumusta ang devotion mo? Kumusta ang quiet time mo? Kumusta ang prayer life mo? Tama? Ibig sabihin, ministry but not at the expense of intimacy. Amen? Don't do things for the Lord at the expense of spending time with the Lord. So again, hindi masama. Of course, obvious naman, di ba? Kailangan may ma-reach out, kailangan may makilala kay Lord. Sabi nga, how beautiful are the feet of those who preach good news. Pero ano sabi ni Jesus kay Martha? Martha, okay naman yung ginagawa mo. At as a matter of fact, kung hindi okay yung ginagawa mo, hindi dapat kanina pa kita sinabihan. Di ba? Kasi kunwari, nakaupo si Jesus. Nakatayo pala si Jesus. Kasi yung time kasi nila, yung preacher nakatayo. Yung preacher pwede rin nakatayo. Yung mga, ano, pwede nakaupo kasi sa bahay lang sila. No? Pwede naman hinanap ni Jesus si Martha. At sinabi niya, nasaan si Martha? Di ba? Lord, nagluluto po. Hindi, tawagin siya. Hindi naman eh. Alam naman ni Jesus, wala si Martha eh. Alam naman ni Jesus, naglilingkod si Martha. Alam ni Jesus, malamang nagluluto si Martha. At hindi niya pinigilan. Kasi yeah, somebody has to do it. Pero yun nga, for Martha to say, forget intimacy, all you do is ministry. Ang worth mo na sa ministry, ang worth mo na sa ginagawa mo. Sabi ni Jesus, hindi yan ang gospel. Hindi kita niligtas dahil naghahanap si God na maglilingkod sa Kanya. Hindi naubusan ng Diyos na maglilingkod sa Kanya. Amen. Kaya kaniligtas ng Diyos is for you to have a personal relationship with Him. So tandaan lang po natin. Pero again ha, hindi magkaaway ang ministry tsaka intimacy. Gaya ng hindi magkaaway si Mary tsaka si Martha. Come on, can I have an amen? Ang tinatanong lang dito, Tay, anong unahin ko, intimacy o ministry? Intimacy. Anong unahin ko, di ba? Serving o sitting? Sitting. Hindi naman sinabi, it's the only thing. Pag sinabi kasing priority, first thing. Pero hindi naman yung sabihin, yan lang ang gagawin mo. Now, sinasabi natin, from the overflow, yan, out of the overflow of your relationship with God, umaapaw ngayon yung ministry. Kaya you are serving people from a rested soul. You are serving people from your anointing. Amen? Hindi ka nagbibigay sa huling patak mo, kundi nagbibigay ka sa sobra mo. Kaya po yung mga tao, busog-lusog din. Bakit? Kasi ikaw eh. Di ba? Kumain ka na muna eh, bago ka nagpakain ng iba. Amen? Again, balikan ko na yung analogy ko last week. Some of you were not here last week, but it's okay. Sabi ko, ganito yan, no? Sa simula, para kang baso na pinupuno mo ang isang drum o isang tangke. Oo, ilang balik kaya bago mo mapuno yung tangke. Pero sige lang, papuno ka ng papuno. Ha? Palalim ka ng palalim. Hingi ka na hingi kay God, Lord, anoint me. Maniwala ka sa akin, darating yung time, ikaw naman ang tangke. Ikaw naman ang drum. At ang pinupuno mo, baso. Amen. So, paano bumibilis ang ministry? Sa intimacy. Amen. So, ito yung point natin. Bakit sinabi natin foundation? Guys, look at this. Screenshot ninyo ito. This will serve you for a lifetime. Hindi biro to. Naniniwala po ba kayo, isang mark ng maturity is simplicity? Ay, come on. Parang wala akong kausap. Come on. Naniniwala po ba kayo, champs? The mark of your maturity is your simplicity. Amen. Paano mo nalaman nagmamature ka?
Guys, listen to me. Pag tumatagal, nagiging mas komplikado ang buhay mo, sorry, tumatanda ka lang, hindi ka nagmamature. Come on. Tama? Pag nagmamature ka, anong ibig sabihin nagmamature? Nagiging klaro sa'yo yung one thing. Hindi yung 5 years from now, ganun ka pa rin, aligaga. 5 years from now, ganun ka pa rin, toxic. 5 years from now, hindi mo pa rin alam, Lord, anong unahin ko? Devotion ko ba? O eto, eh, may nagpapa-counsel sa akin eh. May nagpapa-ano sa akin eh. May nagpapa-open cell sa akin eh. Oh, pero ang tanong, nag-devotion ka na ba? Umupo ka na ba sa paanan ni Jesus? Kasi lagi natin sinasabi, you cannot give what you do not have. Sinasabi nila, availability is the best ability. Sorry ah, iko-correct mo yan. Wala sa Bible yan. Availability is not the best ability. Para sa akin, intimacy. Available ka nga, wala ka naman laman. Hindi, nag-gets nyo? Oh, kunwari, uy, kailangan ng open cell. May open cell itong ano, alas tres. Sino pwede? Sino available? Eh, available ka. Eh, available ka. Ang tanong, may karga ka ba? May laman ka ba? Puno ka ba? Kasi ano ibibigay mo? Guys, look at me. Ministry is pouring. That's ministry. Di ba? So, ano ipo-pour mo kung ikaw mismo wala? It so happened lang, available ka. Kaya, pasensya na, minsan narinig natin sa ibang preaching, no? Hindi naman tayo nagmamalaki, nagmamagaling, pero yung mga nagsasabi, availability is the best ability, sorry ah, mali yun. Hindi porke available ka, maglilingkod ka. Lagi i-check mo, may laman pa ba ako? Baga ba sa kotse, di ba, Kuya West, no? Baga ba sa kotse, kahit anong ganda ng kotse mo, kung wala kang gasolina, hello? Hindi, di ba? Bigyan mo na ako ng second hand car na full tank at tatakbo ito kaysa brand new car, luxury brand, pero wala namang gasolina. E di, hindi tatakbo yan. Tama? So tayo ba pagbabiyahe, hanapin lang, let's look for the first available car. No, you look for a car that has gas on it. Kasi di naman tatakbo eh. Tama? Kaya again, minsan kaya ministry tayo ng ministry, tapos parang walang nangyayari. Of course, maraming factor yan ha. Pwede kasi sila, hindi talaga good soil. Pero minsan check mo rin, sarili mo na, teka Lord, ako ba kasi puno ba ako? May laman ba ako? May mabibigay ba ako? Ano binibigay ko? Am I serving from my emptiness? How can an empty tank fill an empty tank? That's impossible. Intimacy. Guys, paano nagkakaroon ng clarity ang buhay? Tanungin niyo ako. Sitting at the feet of Jesus. Amen? Guys, kung hindi tayo nagde-devotion, hindi tayo nagpre-pray, hindi tayo nagre-reflect, hindi eh. Diba? Kasi ang daming sigaw ng mundo eh. Lahat sinasabi ng mundo, oy, unahin mo ako. Eh sabi ng boss mo, unahin mo ako. Di ba? Eh sabi ng asawa mo, unahin mo ako. Sabi ng anak mo, di ba? Una rin siya. Eh sabi ng meral ko, Judith, unahin mo rin daw siya. Kundi puputulang ka, alam mo yun? Ang dami nagsumisigaw, sinasabi, unahin mo ako, unahin mo ako, unahin mo ako. Sino ba? Ano ba ang unahin ko? Pag hindi ka natutong umupo sa paanan ni Jesus, you will hear and be distracted and be confused by all these different voices. Pero pag umupo ka sa paanan ni Jesus, ano nangyayari? Bago buksan ni God ang tenga mo, sinasara muna niya ang tenga mo sa mga noise. Before you hear the voice, you have to first shut out the noise. Di ba? So sinasabi ni Lord, anak, ito tinig ko ah. Sanayin mo sarili mo, ha? Okay, this is my voice. Okay? So there are lots of voices out there. There are even some voices that will try to imitate the voice of God. But sinasabi ni God, ito lang ha, usap lang tayo na usap. Pag lagi mo ako kinakausap, mag-aano mo yung timbre ng boses ko, yung tono ko, yung inflection, di ba? Basta, maano mo naman eh, right? Oh, hanggang masanay ka ng masanay. Next time, may nagpre-pretend siya si Jesus, tatawag sa'yo, anak. Pag ganun, alam mo na. Oh, si Jesus, walang ganun. Hindi ikaw yun, Lord. Di ba? Kahit na ang ganda na tawag sa'yo, dear, love, mahal. Meron dito sa atin, ang mag-asawa, ang tawagan, K.
Kay. Kung ano kaya yung sagot nun? Hi, Kay. Ano ba? Hello, Kay. Yung isa, Q. Di ba? Oh, cupcake with sauce. Kung ano, di ba? Hindi porke ang lambing ng tawag sa'yo, si Jesus na yun. No, papakinggan mo pa rin. Anong pinapagawa? Di ba? Paano pagkatawag sa akin? Ano ang tono? May guilt ba? May condemnation ba? Hindi si Lord yan. Kasi marunong ka na eh. Pero again, paano mo nade-develop? Sabi ni Jesus, upo ka lang. Upo ka lang. Sit at my feet. Maging familiar ka sa boses ko. Maging familiar ka sa tinig ko. Amen? So habang tumatagal, guys, dapat ang buhay sumisimple. Hindi sinasabing madali, ha? Iba kasi yung simple, ibang easy. I'm not saying life gets easier as time goes by. Did you hear that? Ha? Para di tayo ma-misunderstood, ha? What I'm saying is, the more mature you become, the simpler. Not easier, ha? But the simpler life becomes. Yung sobrang klaro sa'yo. Ha? Okay, number one, relationship ko kay God. Walang ano to, non-negotiable ito. Yung ganun, number two, yung pamilya ko. Non-negotiable ito. Number, ano mo yun? Yung ordered ang buhay mo. No? Hindi ibig sabihin ang buhay walang emergency. Meron. Pero pag kahit na paano, nakikinig ka sa paanan ni Jesus, set yung foundation mo. Hindi ka basta-basta na di-distract. Amen? Ha? Hindi lahat ng urgent mahalaga. Hindi lahat ng mga nagsasabi sa yung unahin mo ko, unahin mo ko, uunahin mo talaga sila. Amen? So itong ano ko sa inyo, ha? Sumisimple ba ang buhay niyo? Nagiging klaro ba ang buhay niyo habang tumatagal kayo? Lalo na sa buhay Kristiyano. No condemnation to, ha? I'm speaking as your pastor. Pero kung tumatagal, lumalabo, dumadami, lalong natataranta ka, tapos nagiging toxic kasi sinasabi mo, B months, dami ko na kasing disciple eh. Nagsimula ako, wala. Tapos naging tatlo, tapos naging lima. Ngayon, 12 na. So ano, naging mas komplikado buhay mo? Hindi. Dapat simpler, simple pa rin. Hindi easier, pwedeng harder, pero simpler. Kasi klaro sa'yo eh. Anong oohan mo, anong hindian mo? Di ba? Bago ka mag-yes, hindi, check mo muna. Teka, yung top 3 ko. Di ba? Pag okay yung top 3 ko, then I will consider 4, 5, 6. Pero pag hindi pa ayos yung 1, 2, 3 ko, eh, ba't ako magpo 4, 5, 6? Hindi, di ba? Gugulo na naman ang buhay ko. Oh, amen. Be a Mary in a Martha world. Again, nothing wrong with Martha, ha? Mahal natin si Martha, hindi natin siya inaaway. She has done a good thing. Pero wag din natin alisin yung sinabi ni Jesus. Mary had chosen the better part. The good part, the good portion. Right? Iba ang satisfaction of hearing from God kaysa yung satisfaction of serving God. But guys, don't get me wrong ha. 30 years na ako naglilingkod kay God. Walang kasing saya maglingkod kay God. Can I have an amen? Amen. Paka mamaya, kala nyo, hindi na ako mag-open cell. hindi yun. Pero iba ang galak ng ministry na galing sa intimacy. Yung alam mo may word ka kay God, like ano lang ha, share lang po, hindi tayo nagyayabang or what na. Like yung last Wednesday, excited ako mag-share sa inyo. Bakit? Kasi may word ako from the Lord. Amen? Iba kasi yung praise and worship na, Lord, anong isi-share ko? Iba yung Monday pa lang may word ka na kay God, tapos Wednesday mo isi-share, Lord, tagal naman. Gusto kong Wednesday na. Bakit? Kasi I cannot wait for me to share the word you have for us. Iba pag meron kang word. Iba kung meron kang promise. Sino na naman nagsabi na God may be slow but He's always on time? Yes, He's always on time. But dapat lagi natin sinasabi God is slow. Hindi. Sa Bible, God sometimes can be advanced. Diba? Iba pag may word ka from God. Kaya ako, no, sa totoo, pag habang nagpipreach ako ngayon, gumagawa ako na ng series. Ganun ako eh. Gumagawa na ako ng series. For next ano, marami ako series na nakatabi lang. Nakatabi lang. Oo. Pag tapos na ako mag-series, tanong ko kay God, Lord, gusto mo ba ito i-preach ko? Pag wala akong confirmation kay God, tabi lang yan. Nandyan lang yan. Hindi naman mawawala yan eh. Lord, itong series ba? Diba? Lord, ito ba? I refuse to be hurried.
I refuse to be rushed. Kahit na busy tayo ngayon nga, grabe ang outreach natin, no? Nabalita natin, more than 300 daw ang atin ngayon o nasa Matienza na right now. No? So grabe ang ginagawa po ng Lord. No? Pero, you know, madami ginagawa. Mamiyang hapon may gawain pa tayo. Pero I'd like to think na bago tayo sumabak sa mga ganyan, nakaupo muna tayo sa paanan ni Jesus. Nakinig muna tayo kay Jesus. Di ba? Nakakapagod ba? Physically, oo. Pero iba kasi yung spiritually buo ka eh. Iba kasi yung spiritually puno ka eh. Come on. Can I have an amen? The busier that you know you are, the more time you spend with Jesus, pupunuin ka naman niya eh. Di ba? Oh. Tapos let's say kung yung mga trabaho mo, may mga iba hindi talaga yung best as in perfection, ano sabi ni Jesus kay Martha? Martha, okay lang. Hindi namin kailangan na ano yung lutong Gordon Ramsay. Hindi namin kailangan ng ganyan. Hindi namin kailangan ng next level chef. Kahit na Hell's Kitchen. Hindi, wag naman. Pero kasi makain na, si Jesus naman, di ba? May mga bagay kasi na okay lang. Di ba? Pero may mga bagay, ay, dapat nothing but the best. May mga ganun. Come on, amen? Okay, so your simplicity is the mark of your maturity. Amen? Bago natin iwan tong point, ano pa kung sabi sa katabi nyo, simplihan mo buhay mo, bebe? Amen, ha? Simplicity, ha? Pag tumatagal, lalo gumugulo, natataranta, hindi maturity yan. Ha? Tumatanda ka lang, pero hindi ka nagmamature. Are you ready for number two? Anong klaseng fit ang maganda? Yung fit na nakaupo sa fit ni Jesus? Na? Pangalawa, direction is guided by the Lord. Number one is foundation. Number two is direction. Tingnan din po ninyo yung progress po niya. No? Nagsimula tayo nakaupo. Pulang. Ha? Huwag malikot. Huwag CR ng CR. Hindi. Ako kasi pag nakikinig ako ng sermon, hindi, totoo. Pag ako nakikinig ako ng sermon, hindi ako tumatayo eh. Oh, and then accept na lang kung talagang, pero guys, ako yung, kung kailangan na taga ilabas mo, bebe ha. Ha? Baka mamaya, iba na yung anointing. Iba na po yun. Ha? So, pero ako, as much as possible, yung pag word. Hindi multitasking, di ba? Pag nagde-devotion lang, di ba? Pag devotion, off mo cellphone mo. Kung hindi naka-off, naka-silent mode, huwag mo itatabi yung, kaya ako pag nagde-devotion ako sa bahay o dito sa office, I make it a point ng devotion ko, yung physical na Bible. Actually, ito. Meron din ako another giant Bible sa bahay, kung sa bahay ako magde-devotion. Minsan dito na. No? I use a giant print kasi lumalabo ng mata ng tatay once niyo. Pero I don't, meron din akong, ang dami kong Bible dito sa iPad ko. Siguro mga pitong version, ESB, NIB, KJV, ganun, ha? Pero, as much as possible, pagde-devotion ako, physical Bible. Bakit? Kasi ayoko magbukas ng electronic device. Kasi pag nakabukas ka, at least for me, ha, pag nakabukas kasi usually naka-wifi ka rin, eh. Eh di, mami, magpa-pop up yung mga, ano, mga mensahe. Eh, dami naman ano, talagang, tapos hindi sa yabang, ha? At any given day, I get 10 to 20 messages. 10 to 20 minutes sa messenger ko. Araw-araw yan. Hindi pa emergency yan. Di ba? Hindi, mga iba nag-good morning lang naman. No? Pero may iba ba talaga pre-request, mga iba. You know? Eh, ganun talaga eh. Pero yun lang eh. Parang, ano ko, Lord, paano ko haharapin to kung ako po mismo, wala. Kung ako mismo, empty. Di ba? So, upo muna, pero hindi ka nanatiling nakaupo. Lalakad ka rin. Lord, saan ako pupunta? Dito papasok yung direction. Pakisabi na malakas, direction. Direction! Tignan natin itong passage na to. Wow, I love this. Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light to my path. Na? Ang ano po nito, ang para pwede natin sabihin, corollary. Ay, basta, parallel. Hirap na mag-English, bebe. Na? Parang parallel passage niya, Psalm 37 verse 23. Gustong-gusto ko rin po ito. The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Alam ko tayo, pag nagpapag-guide kay God, gusto natin pang 1 week na. Gusto natin pang 1 month na. Kung pwede nga, kung, Lord, kung pwede lang yung buong taon na. And guys, minsan may ganun si God. Ha? Kaya nga mayroon tayo tinatawag na visionary. Eh. Ang mga visionary, ito yung mga tao na pinagkakatiwala ni God ng mga years ahead na wala pa, pero binigay na ni God yung vision. Ha? So may ganun.
May ganun, ha? So hindi din natin siya inaano, ha? So may ganun. But usually, generally, paano mag-guide si God? Steps. Nakuha natin? Steps. Yung, okay, tayo ka. Okay, to the left. To the left. To the right. To the right. Parang kanta yun, ha? Di ba? Lord, sabi mo na lang kaya, saan ba? Monumento? Balintawak? Paloocan? Di ba isiha? Hindi, sabi ni Lord, hindi. To the left. To the left. To the left. Diba? Oh, tapos pag-abot mo ng dulo, to the right. Di ba? To the right. To the right. Tapos pag-abot mo ng dulo, magtanong ka. Hindi, ganun. Ha? Pero nakuha po natin. Ha? Minsan, kadalasan, ganun po mag-guide ang Lord. Kaya gusto sana natin, thy word is a flashlight. Eh, nung panahon nila, wala pang flashlight eh. Ang panahon nila, lamp. Eh, paano ba mag-guide yung lamp? Wala, tinataas mo. Tapos, yung lamp, good lang yan for the next step. Di ba? It's not good for 10 steps ahead. It's not good for further direction. Ganun ang lamp. Amen. Pero anong promise ni God? The steps of a man are established by the Lord. Alam mo, nakikita kong image dito. For me, ang nakita kong image dito, yung image ng isang baby. Toddler ba? No? Yung parang kaedad nila Zeke, no? Nila, sino pa ba yung mga, no? Sila Vera, sila Josiah, yung gano'n, ha? So, imagine po ninyo, di ba, na parang baby, di ba, kaya nga tawag na natin sa, ano nila, baby steps. At pwede pang mahulog yan, pwede pang madapa yan, kaya minsan, hawak-hawak pa ng magulang yung kamay, di ba? So, yan ang nakikita ko po. Again, picture ng intimacy. Now, hindi po ito picture ng baby Christian. Ha? Hindi po ito picture ng immaturity. Hindi ito picture ng childishness. Did you hear me? Amen? Kundi picture ito ng childlikeness. Tama? O, bigyan ko kayo ng truth, ha? Ito po, no? Yung your infancy, natingin nyo ito, ha? But again, I'm not referring to being immature, ha? I'm not referring to refusing to grow up in the faith, ha? Hindi po yun. Nasasabi po natin yung manatiling parang bata sa harapan ng Panginoon, kahit pastor ka na, bishop ka na, elder ka na, eagle ka na, lion ka na, ang layo na nang narating mo, no, dami mo nang kahit paano na-accomplish para kay Lord, pero yung pagdating mo kay God, Father. Di ba? And you will always be His child. Tapos ganun ka lang, Lord, direct my steps. Di ba? Lord, tulungan ninyo ako na hindi nagmamadali. Hindi nagmamarunong. Hindi nagmamagaling. Sige, Lord, steps. Di ba? Again, baka sabihin niyo, Pimansi, di ba, pang baby Christian yan? Hindi naman. Pang mature din yan. Di ba? Yung infancy, again, sasabi ko infancy, ay yung childlikeness. Yung pagiging bata sa harapan ng Panginoon. Amen? Yung pagiging malambing sa harapan ng Panginoon. Yung inaalis mo, yung over-familiarity sa Panginoon. Di ba? Yung araw-araw, you want to get to know Him more. Pero never mo makalimutan, the more you get to know God, you will always be His child. And He will always be your father. Amen? Because somewhere in our life, you will become an orphan. Hindi na magpapataas ng kamay, ha? Pero ito yung reality ng buhay. Di ba? Sabi nga namin sa meron sa poster, habang, huwag mong kalimutan na habang tumatanda ka, tumatanda din ang magulang mo. Tama? Right? So, anong implication nun? Ayaw natin minsan pag-usapan, ha? Pero yun ang totoo. Tumatanda ka, tumatanda magulang mo. Meaning, the more years you have, the less years they have. Right? Yun ang totoo. I mean, everyone has to die. And of course, you don't have to be old to die. Pero generally speaking, di ba, the older you are, the more percentage of winning. Of dying. Amen. Uy, kung may katabi kayo mga 60 na, huwag niyo takutin, huwag niyo sabihin, malapit ka na, bebe. Wag, ha? Amen. Okay. Pero po nakuha po natin, alam ni God, somewhere in your life, you will become an orphan. Of course, may mga sad stories tayo na minsan nauna yung anak kesa sa magulang. Pero generally speaking, una ang magulang bago ang anak. Kaya nagkakaroon, pag hindi mo tinitignan si God as a father, magkakaroon ka ng tinatawag nating orphan spirit. Kasi you will never outgrow your need for a father. Amen. I don't care how strong you are. I don't care how accomplished you are.
You were created to have a father. Kailangan mo ng father image. Kaya kung tingin mo kay God, provider, okay. Tingin mo kay God, warrior, okay. O baka iba nga sa inyo, tingin nyo kay God, healer, okay. Pero hindi mo nakita si God as a father, o kita mo, lalaki ka, naglilingkod ka, namumuhay ka, na may orphan spirit. Ano mo alam yung orphan spirit? Okay, tanungin niyo ako ano? Ang orphan spirit, hindi yung laging malungkot. Hindi. Ang orphan spirit, lagi nagsisik ng approval. Yun ang orphan spirit. Kasi di ba ang tao, create ka para parang gusto, automatic sa'yo gusto mo i-please ang magulang mo. Lalo na ang tatay. Di ba? Hindi ko sinabing walang kwenta kayong mga nanay, ah. Amen. Ay, walang suporta, walang, sige, wala kayong kwenta. Okay. Pero ang mother kasi, for whatever reason, parang, ang as a child, parang natural sa kanila na alam mo, mahal ka ng nanay. Pero yung tatay, parang kailangan mo i-earn. Tama? Hindi ko sinabing ganyan talaga, pero ganun ang feeling. So an orphan spirit always wants to please his or her dad. So kung lumaki ka na may orphan spirit, tinan mo, lagi kang seeking to please people. Lahat ng desisyon mo, kahit ang galing-galing mo, CEO ka. Ano yan? COO ka, ilan na kumpanya mo, multi-millionaire ka. Pero kita mo, deep down, you're a child wanting to please his or her father. Ang tawag doon, orphan spirit. Kaya kailangan mo si God as your father. Kasi kay God, alam mo, there's nothing to prove. You're always loved. You don't always win, but you're always loved. You're not always at your best, but you're always loved. The one thing na hindi mo wala sa'yo ay yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen. Kaya ganun din po, no? Kaya ako sa totoo, pastor na po ako. 30 years na po tayo nagpapastor. Pero orphan na rin. Hindi pa ako orphan to, na buo. My mother is still alive, no? My father passed away, I think, 10, 15 years ago, no? So, pero yun nga, yung pag nakikita ko sa sarili ko na parang naghahanap ako ng ano ng tao, di ba? Yung affirmation ng tao, yung gusto mo marinig yung applause ng tao, parang check ko sarili ko, parang orphan ano yan, orphan spirit yun, di ba? Bakit ko ginagawa to? Yung totoo, siyempre sabihin ko para kay God, pero yung totoo, para sa tao to. Kaya ako ginawa to, kaya ako sinabi to, kasi di ba, gusto ko siya i-please. O kaya, ba't hindi ko siya ma-rebuke, hindi ko siya masabihan? Di ba? Totoo ba dahil gentle ka? O ano ko lang, ayaw mo lang na mainis siya, ayaw mo na magalit siya, ayaw mo ma-disappoint siya. Pag ganyan, baka simptomas yan ng orphan spirit. Kaya you always have to behold God as a father. Does this make sense? Amen. So, pero for God to be a father, okay ka ba for the rest of your life na tinatrato ka ng Diyos na parang bata? Again, hindi childish, ha? Yung parang bata, na sinasabi mo, Lord, ready na ako for, send me to the world. Pero pag ginaid ka ni God, anak, tayo, o anak, step, o anak, kaliwa, o anak, kanan, Lord, ang bagal naman, tagal naman, di ba? Baka pwede naman bilis-bilisan. And of course, again, ha, minsan si God nagbibigay talaga ng vision, that's another topic for another time, pero generally, paano mag-guide si God? Through our steps. Diba? Ang kagandahan naman sa pag-guide ni God through our steps ay hindi ka magkakamali. Never ka maliligaw. Kasi yung step mo guided ng Lord eh. Amen? Come on, may kausap po ba ako? Amen? Eh kung yung hakbang mo pa lang guided na ng Lord, eh paano ka pa magkakamali sa destination mo? Tama? Eh kung every step is, Lord, anong next step? Diba? Tapos sabi ni Lord, sige, ito gawin mo. Diba? O tapos, di ginawa mo. Lord, what's next? Itong gawin mo. Tama? Paano ka pa maliligaw? Amen. Yun nga lang, syempre, step versus running, steps versus leaping, di ba? Steps versus soaring, ang bagal. Kaya ako, isa rin sa dinedevelop ko is, ako naisip ko, isang, kanina sabi natin, isang mark ng maturity, simplicity. Another mark para sa akin, ng maturity, patience. Mas natuto kang maghintay, natuto kang to be still. Di ba? Laki pa rin ng vision mo para sa Lord. Pero willing ka na yun nga, sige Lord, if you want to lead me by step. Kasi kung mas malaki, di ba, mas mahirap magkamali. Di ba? Kasi the stakes are higher eh.
Pero kung guided ka naman by your steps, yung kinakatakutan mo, Lord, laki-laki na ng church namin, pag nagkamali ako, libo-libo na, maapektuhan, ako, Lord, tulungan mo ako. Gusto mong ano, in a sense, hindi magkamali, edi magpag-guide ka kay God through your steps. Amen? Diba? Anong steps sa Tagalog? Hakbang. Amen? O pakasabi naman sa katabi niyo, hakbang lang, bebe. Ha? Huwag masyado nagmamadali. Ha? Hakbang lang. Ha? Pag-guide lang tayo kay God. Na? So, kay God, okay lang maging bebe. Amen? Hindi pa bebe, ha? Pero yung bebe. Na? You are a baby of God. Di ba? Doon lumalaki ka, lumalaki ka. Doon kaya minsan kami ni Mami Sanyo, kaya lumalaki na itong mga anak namin. Yung isa, lalo na sobrang laki. So, lumalaki ulo. So, minsan, ito mo sinasabi namin ni Mami Sanyo, oh, laki-laki na nitong baby namin. Kita mo, laki-laki na, pero tawag namin sa kanya, baby pa rin. Kasi ganun talaga pag magulang eh. Di ba? Siguro darating yung time, sila Sian, ganyan, sila Josiah, mas malaki na sila kasi sa magulang nila eh. Di ba? Pero sabi mo, di ba? Laki na ng bebe ko. Hindi mo sinasabi, laki na ng man ko. Hindi, bebe pa rin tawag mo sa kanila. Di ba, pag mag-aasawa na yung anak nyo, 30 years old na, oh, mag-aasawa na ang baby ko. Baby pa rin. Hindi, nung di pa ako magulang, hindi ko maintindihan yun. Sabi ko, itong mga magulang talaga pa, bebe. Pero nung naging magulang ako, naintindihan ko na, alam mo, laging tingin mo sa kanila, baby. So, ganun din ang tingin sa'yo ng Diyos. Kahit anong narating mo, anong galing mo, anong talino mo, anong nalalim mo, sa mata ni God, baby ka pa rin. And that's okay. Amen? Kaya para pwede ka lumapit kay God, no pretension, hindi mo kailangan maging formal sa harap ng Diyos, baby ka eh. At si God, Daddy. Abba, Father. Amen. Come on, is this speaking to somebody? Amen. Kaya okay lang pag sinabi, Lord, ang bagal-bagal naman. Sabi ni God, anak, baby kita eh. Ayoko madapa ka eh. Kaya steps lang. Eh, di ba tayo gusto natin? Lord, di ba? Sabi mo sa akin, saan yung direksyon? Ako na bahala. Sabi ni Lord, hindi. Oh, step, step. Lord naman, napakaano mo naman. Hindi, sabi ni God, baby kita eh. Di ba? Ganun po talaga mag-guide si God. Pero okay, huwag kayong mag-alala ha. Na, alam po natin itong kasabihan nito na I think most of you know this. 1969, when Neil Armstrong stepped on the moon, he made this immortal statement. Sabi niya, one small step for man, one giant leap for mankind. Ganun din sa spiritual life. Yung marunong ka lang makinig sa tinig ng Diyos at marunong kang sumunod step by step. Ano mo, mamaya, when you look back, magugulat ka. Grabe, ang dami na nagawa ni Lord in and through me. Yung pati ikaw nagugulat ka, Lord, paano nangyari yun? Step by step lang. Di ba? Yung akala mo at the moment, ang bagal, pero when you look back, ang bilis! Mystery to. Amen? Yung tao nagmamadali, walang nararating. Pero yung tao na, sige, guided siya ng Lord, parang at the moment, bagal naman ito. So, 5 years from now, compare mo yung tao nagmamadali at yung taong guided ng steps ng Lord, tignan mo, mas marami ma-accomplish yung taong guided ng steps ng Lord. Come on. Amen? Ganun ang mystery ng Diyos eh. Diba? Kasi again, ako na ano ko, na ang na-discover ko, yun nga, kunwari, dumating yung time, dati, isang oras, ako magsalita, hindi, hanggang ngayon naman. Pero minsan nagka-counseling ka, 2 oras, 3 oras, walay. Walay. Wala lang. Pero may mga times na, kasama ko si Pastor Gara, sila P. Mike, sa We Went to Kalinga, napag-minister tayo sa mga tao na ngayon lang natin na-meet. Isang car ride lang, 30 minutes. Pero sabi nila, wow, grabe. Life-changing yung impact. Minsan, isang taon mo nang kausap mo na nangyayari. Pero darating yung time, with the depth that you have, with the intimacy with the Lord, di ba? Kasi marunong ka na makinig kay God eh. Minsan kasi isang word lang from God. Di ba? Yung isang word lang kay God, yun ang magpapabago ng buhay ng tao eh. Yung one word na yun. Eh minsan kasi 3 oras ka nagsasalita, word mo yun eh. Di ba? Pero pag kinausap ka ni God, anak, ito sabihin mo. Tapos sinabi mo lang, grabe, hagulgul, iyak. Sabihin nila, paano mo nalaman? Hindi ko alam. Actually, si Lord yun eh. Guys, kaya tayo nagsisacred space.
Pagkatapos itong message, may sacred space tayo. Huwag niyo mamalitin yung sacred space. Bakit? Kasi yung sacred space na 2 minuto, 3 minuto, pero nakarinig ka kay God, that can change your life. Kaysa itong si P-Months niyo, 1 hour nagsasalita, wala naman nangyayari. Huwag kayo mag-i-amen, utang na loob. Are you getting the point? Di ba? Kaya ako sabi ko, Lord, siyempre preach ako as short as I can. Pero hindi ko aalisin yung sacred space. Bakit? Kasi 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, 1 segundo ko lang mangusap sa tao, tapos. It is finished. Di ba? Kasi yung 1 hour na effort ng tao, wala yun. 1 year na trabaho ng tao, wala yun kumpara sa 1 segundo na narinig mong tinig ng Diyos. That 1 second hearing the voice of God can change your entire life. Do you believe that? So, huwag magmamadali. Kasi nagmamadali ka, baka iwanan mo si Lord. Diba? Nagmamadali ka, hindi mo nakasama si Lord. Kasi hindi ka na-guided ng steps eh. Diba? Pero kung guided ka ng Lord, kita mo, you're in the right place at the right time at the right moment. Tapos pinadala sa'yo ng Diyos yung tao na gusto niyang ministeran. Minsan 1 minuto lang, oh, tapos na. Oh. Minsan nga, hindi ka pa nagpe-pray, tapos na eh. Diba? Iba talaga eh. Pag keep in step ka with God, God can do more 1 second in step with Him than 1 hour you are on your own. Come on. Amen. Ha? Kaya guys, yung matuto ka lang na humakbang ayon sa direction ng Diyos, 1 giant leap na for your spiritual life. Amen? Ang higante, hindi kailangan tumakbo. Amen? Higante ka eh. In the Lord, ha? Higante ka eh. Walang ano ha, yung mga duwende, sino mga idol ninyo duwende? Yung mga duwende, kasi maliit ang mga paa nila, eh, kailangan nilang mamadali, di ba? To cover, let's say, dito hanggang sa pinto. Pero kung higante ka, 1 hakbang lang. 1 lang, pero ang laki. Kasi higante ka eh. Di ba? So imagine mo kung ikaw naging giant ka ni God. Ang laki mo. Kaya kasi ang P-Months, ang bagal natin. Lagi natin sabihin, ang horizon, hindi duwende. We are not a dwarf church. Ang dwarf, kailangan, bilisan niya just to cover a few feet. A giant just takes 1 step, covers the entire ano na. Di ba? So, mahalaga ano, pagpapalaki, pagpapalalim, pagpapatibay. Pag naging higante ka na, imagine what God can do in and through you. Kayong mga nagmamadali, pero ilang years na kayong Christian, duwende pa rin. Di ba? Lahat ng ministry, sariling effort. Lahat ng ministry, sariling gift. Walang masama doon sa gift. Pero iba yung anointing. Yung anointing para kang higante. Yung laki-laki mo sa mata ng Diyos. Di ba? At yung higante, 1 suntok lang, 1 pitik lang, patay na yung kalaban. Eh kung duwende ka, kahit na mag-FPJ ka, napagod ka lang. Di ba? In the first place, hindi mo nga maabutan yung kalaban mo eh. Liit ng reach mo eh. Pero kung higante ka, di ba? 1 ihipo na, bad breath ka pa. Amen. Di ba? Come on, sino gusto maging higante ng Diyos? Ay, siyempre, yung kailangan may ano, commitment. Sino gusto maging higante ng Diyos? Ayan, ha? Palaki ka. Palalim ka. Palakas ka. Pag naging higante ka na ng Diyos, 1 hakbang lang, ang dami ng ma-accomplish ng Diyos in and through you. Okay, come on, is that a word for somebody here today? Okay, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? O, ito na, paganda ng paganda. Umupo ka muna, ha? Upo lang muna, bebe. Tapos, syempre, hindi ka naman forever nakaupo. Lalakad ka, ha? So, baga ba sa ano, bebyahin na, di ba? Sabi ng mga, ano, mga barker. O, bebyahin na, bebyahin na, bebyahin na. O, and then pangatlo, bakit importante ang feet? Kasi ito nagde-determine ng dominion. Foundation, direction, dominion. Wow, ito na, di ba? Paganda ng paganda. Papunta na tayo sa exciting part. Come on, amen? Ano naman itong dominion? Tingnan natin, another teaching ng Bible sa feet. Romans 16:20, the God of peace will soon, pakasabi naman ng malakas, soon. Pakasabi sa katabi, malapit na, bebe. Amen. Ngayon kasi medyo, ano mo yun? Medyo natutulak-tulak, nabubuli-buli ka ng kaaway, no? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, soon! Malapit na! Aapakan mo na yan!
Ha? Yung ahas na yan na tagal nang ginugulo yung buhay mo, malapit mo na siyang apakan. Amen, ha? Huwag mo na kasing gawing pet. Kaya hindi mo mapapakapakan kasi parang apakan mo na, di ba? Tapos mag-beautiful pala sa yung ahas. Kaya, cute. Tapos tutuklawin ka. So, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Alam mo, kikita mo yung irony, no? God of peace. Peace pa yan. Pero, kanino daw niya, paano niya ikakrush si Satan? Underneath whose feet? Come on, underneath whose feet? See? Kita mo yung progression? Una, nakinig ka lang sa paanan ni Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Sige lang. Take down notes. Sige lang. Yes, Lord. Pa-mentor, pa-mentor. Sige lang. Hindi sayang yan. No? All those time, all those years sitting under the feet of Jesus, hindi sayang yan. Amen? Tapos, oh, Lord, gabayan mo ako. Hakbang lang, hakbang. Lord, saan ako? Left, right, left, right. Oh, sabi ni Lord, oh, left. Okay, Lord. Okay, Lord. Mamya, ano na? Tagumpay. Dominion. Di ba? Sabi ni Jesus, ikaw ang umapak, anak. Ha? Ikaw ang umapak. Another passage na gusto mong pakita po sa inyo, ha? Itong si Genesis, ito yung unang prophecy sa Bible. You know that? Na? Nung nagkasala si Adan at si Eva, nag-prophesy agad ang Diyos. This is the first prophetic statement in the entire Bible, Genesis 3:15. Kung saan sabi ni God kay Eve, Eve, magkakaanak ka, hindi direct na ano, na, pero sabihin later si Jesus, na? Sabi niya, someone will come from you, kasi lahat naman tayo galing kay Eve. Na? Sabi niya, someone will come from you and this someone will put an end to evil. This someone will put an end to sin. Pero ito mangyayari doon sa someone na yan. He shall bruise your head. Sabi niya doon sa serpent, no? Sabi niya, ikaw serpent, aapakan ka nitong anak ni Eve. Pero, sige, makakaano ka ng konti, ha? Makaganti ka ng konti. You shall bruise his heel. Pakisabi ng malakas, kaya pala walang victory na walang wound. Kaya pala walang victory na walang struggle. Kaya pala walang victory na walang sacrifice. Amen? So, itong Genesis 3:15, ang fulfillment niya si Jesus. Na darating daw yung time, Jesus will crush Satan, pero si Satan, bago siya maapakan, makakatuklaw muna siya. Ano yung heel sa Tagalog? Sakong. Sakong, di ba? Makaka-ano siya. Kaya nga si Jesus, napako sa krus. Pero yung pagkapako ni Jesus sa krus, yun ang katapusan ng kaaway. Amen. Kayo, hindi naman kayo kailangan ipako sa krus. Ay, parang gusto yata ninyo, parang gusto yata ninyo. Come on, good news po ba yan? Pero may sacrifice. Ha? May pain. So, walang victory na walang laban. At sa laban, walang laban na hindi masusugatan. Hindi pinangako ng Diyos, hindi ka masusugatan. Ang pangako ng Diyos, magtatagumpay ka. Amen? Yan ang dominion. Right? Yung feet mo na nagpapatuloy, come on, may kausap po ba ako? Mga nagpapatuloy? Eh kasi baka nandito kayo, pero in your heart, tumigil na kayo. Baka nandito kayo physically, but in your faith, tumigil na kayo. Pwede yun, di ba? Di, pwede ba yun? Na nag-church ka pa rin, pero in your faith, tumigil ka na. Hindi ka na lumalaban. Oh, eh paano mo ma-experience yung victory kung tumigil ka? Ano sabi ni God? You shall crush Satan underneath your feet. Of course, sino magbibigay ng tagumpay? Si Jesus. Pero sabi ni Jesus, kanino ko bibigay yung victory? Sa'yo. Sino aapak? Pakisabi sa katabi niyo, ikaw, bebe. Amen. So, how's your feet? Ready na ba yung paa nyo? Umapak ng ahas? Si Jeff lang yata ang handa. Mga iba kasi takot matuklaw. Come on. Satan is a defeated foe. Ha? Yung ahas na pinag-uusapan natin, parang uod na lang. Ayun naman pala. Iba sa inyo, uod pa rin. Ayaw pa rin. Come on, pakisabi. Encourage yung katabi niyo. Pakisabi sa katabi po ninyo. Apakan mo na, bebe. Amen. Uod na lang yan. Talo na yan. Tapos na yan.
Di ba? Of course, masusugatan ka. Eh, yun, ayoko masugatan eh. Hindi nga pwede. Walang victory na walang laban. Walang laban na walang nasusugatan. Pero ang pangako ng Diyos, lumabang ka, tagumpay ka. Hindi ka, idealaw ng Diyos, matalo ka. Amen? So next time, makita mo si Satan, ano sabi ni Jesus? Di ba? Hindi mo na siya kakatakutan. Apakan mo na siya. So ano gusto mo? Victory na. Pero paano mo ma-experience ito kung di ka magpapatuloy? Kama, pakisabi ni Lord sa katabi, patuloy ka, bebe. Tuloy-tuloy lang, huwag kang titigil. Eh kasi baka mamaya, victory is at hand. Victory is in the corner. Di ba? Tapos doon ka pa tumigil kung kailan malapit ng tagumpay. Ano sabi ulit? Dignan na natin to, ha? Baka kasi, ang nakafocus kasi sa atin, yung God of Peace, saka under your feet. Pero baka ang prophetic word dyan ay yung salitang soon. Tama? Okay, Ben, pakisabi sa katabi ninyo. Sabihin ninyo sa kanya prophetically, malapit na, bebe. Soon daw eh. Di ba? Alam ko ang tagal mo nang hinintay. Pero basta, ang sabi lang ni God dito, Romans 16:20, kung rema word ito sa inyo, ano sabi ng Lord? Soon. Di ba? Malapit na. Alam ko ang tagal mong hinintay. Alam ko, akala mo kahapon yun. Alam ko, iba sa inyo, akala nyo last year yun. So, hindi nangyari. O, sige, hindi ko alam kung bakit. Hindi ako si God. Basta alam ko lang, ang sabi ng Word of God, soon. Kaman, pakisabi na sa sarili mo, soon. Malapit na. Malapit na. Your day of victory is at hand. But you have to continue. Pero ito ang reality. Just as Jesus, natuklawan siya eh. Pero nag-resurrect siya. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Magtatagumpay ka. God did not bring you all the way this far for you to lose. Alayo na ng lakbay mo. Ngayon ka ba titigil? Tagal ka nang binubuhat ng Diyos. Ngayon ka ba niya bibitawan? Ikaw, huwag ka na umalis. Di ba? Huwag ka na pumunta sa ibang direksyon. Huwag ka na bumalik sa starting line. Lapit na yung finish line eh. Amen? Ito pa kasi yung picture po nun eh. Di ba? Ito, I think itong picture na to, hindi ako nagkakamali. David and Goliath to eh. Tama ba? Na? Kasi sa kanila, custom kasi sa kanila na pag hindi, kahit na, kunwari, naglaban, dalawang army, dalawang bansa. Kung natalo na yung other nation, kahit na buhay pa yung hari, papapuntahin. Tapos, papahigain. Tapos, aapakan yung victor, yung tinalo niya. Aapakan niya. To prove na, yun nga, conquered ka. So, yung pag-apak ng paa, yung pag-apak ng ulo, sign na ng conquest. Di ba? So, paano ka magko-conquest kung hindi ka nag-conquer? Paano ka magko-conquer kung hindi ka nga lumaban? So, lalaban ka. Ha? Yung lahat ng pinagdadaanan ninyo ngayon, mga kapatid, part yan ng laban niyo. Amen. Ha? So, tuloy lang. At ang promise ng Lord, soon. Not under His feet, because Jesus did this 2,000 years ago at the cross of Calvary. Tama? But now, prophetically, under your feet. Kasi si Jesus, alam na niya yung tagumpay eh. Ngayon, yung tagumpay niya, papasa niya sa atin, ikaw naman ang makaranas ng tagumpay. Ikaw naman ang aapak, di ba? Sabi mo, ikaw, demonyo ka, walang hinga ka, daming taon mo akong tinip, di ba? Medyo masakit yun, ha? Amen, ha? Kaya palakasin na ninyo yung mga paa niyo, aapak ng ahas yan. Come on, palakasin na ninyo yung mga paa niyo, kasi aapak ng ahas yan. Magko-conquer yan. Amen? Ano sabi ni God kay Joshua? Every piece of land your feet shall tread upon, it is yours. Eh tanong, bago yung... Again, tingnan yung pangako. Apakan mo lang, iyon na. Wow, sana all. Teka, ano ang context niya? Anong origin story niya? 40 years, palibot-libot muna sila Joshua. Pero tiyagaan mo yung 40 years. Hindi naman forever wilderness eh. Hindi naman sinabi ni God, get out of Egypt, go to wilderness. No. Go to Egypt, go to the promised land, go through the wilderness. Dadaanan mo talaga yung wilderness. Di ba? Pero pag ikaw nakaabot ka naman ng promised land, apakan mo lang iyon na. Pero marami kasi tumigil, tumirik sa wilderness. Kaya hindi na umabot sa promised land. Di ba? Practically speaking, ano ibig sabihin nun? May pangako sa iyong Diyos. Eh, binitawan mo eh. Alam mo yan? Binitawan mo yung pangakong yun eh. Promises needs to be believed.
or else wala siyang effect sa buhay mo. Di ba lagi natin sinasabi, God does not answer prayer. God answers faith. Kung pray ka ng pray, wala ka namang faith, bali wala yung prayer. Tama? Ang sinasagot ng Diyos, hindi naman panalangin eh. Pananampalataya. Tama? Eh so kung bumitaw ka na sa pananampalataya mo, hindi ka na naniniwala, eh di wala ng visa yung promise na yun. So yun ang ibig sabihin ng practical na application nung sinasabi natin na si Joshua, bago masabi na, apakan mo lang, iyon na. 40 years naman sila, apak na parang walang nangyayari. Diba? Pero darating yung time, ano sabi ni God? Soon. Lord, how long? Soon. Lord, hanggang kailan? Soon. Amen. O malapit na, ha? Malapit na ang tagumpay ninyo. Amen? O wala nang bibitaw. Come on, can I have an amen? O, picture na po ninyo sarili nyo. Ito yung mga gulayat ninyo. O, talo na. Di ba? O, tapos ikaw, inaapakan mo na lang siya. Actually, ginawa pa nga ni David, di ba? Pinugutan niya ng ulo si Goliath. Tapos, actually, ginamit nga niya yung armas mismo ni Goliath. Eh. So, ito po ang isulat po natin. Ah. Your feet is the mark of your faith. Wow, minsan pala, ibig sabihin, huwag ka lang puro by faith, by faith. Laway lang yan eh. Patunayan mo sa akin, namin pananampalataya ka pa. Paano patunayan? Pakita mo sa akin yung paa mo. Kasi yung paa na madumi, madungis, puro kalyo, yun ang pananampalataya. Kasi ibig sabihin, ano, inaapakan mo yung pananampalataya mo. Come on, amen? Kasi iba sa atin puro declare eh. O, declare mo. Oo naman. Faith starts with declaration. Pero, it is continued by your feet. Diba? Ang faith, kailangan ng feet. Kasi huwag tayo puro, by faith. Eh, asan yung feet? Oh. Sabihin nyo, sa katabi nyo, lakaran mo, bebe. Ah, baka mamaya puro kasalita. By faith. Bubuo ko ng 12, by faith, di ba? Eh, pero hindi mo na nilalakaran. Hindi, ang totoong proof ng faith mo, yung paa mo. Lakaran mo. Oh, amen? Okay, bakit mahalaga ang paa? Kasi ito nagde-determine ng pundasyon mo. Ito nagde-determine ng direction mo. Ito rin magde-determine ng dominion mo. And let's come full circle. Ha? Tapusin natin itong message na ito. Ito rin kasi ang commission natin. So balik lang tayo sa simula. Babalik tayo sa Romans 10:15. Na? Your commission by the Lord. So, Romans 10:15, maganda sana kung ma-memorize natin to, gawin yung isa sa mga life verse niyo, na? Sabi niya, how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the... Again, kayo po magsabi, how beautiful are the... Feet. How beautiful are the... Feet. Tanong, di ba pag nag-preach ng gospel, ang ginagamit, bibig? Di ba? Pero bakit dito ang hinighlight pa? Di ba kayo nagtataka? Ba't hindi sinabi, how beautiful are the lips of those who preach good news? Di ba? Preach eh. Ano ginagamit yung mag-preach? Anong ilong? Hindi, ano? Bibig, di ba? Oh, baka iba sa inyo, empathic listening. Tenga. Oy. Application. Ha? Pangmamyang hapon yan. Ha? Pero dito, ang hinighlight pa. How do you preach with your feet? Di ba? Well, ang sagot niya, maraming pwedeng sagot. Pero ang pinakasagot niyan, babalik ka sa origin story. Itong Romans 10:15 ay direct quotation ng Isaiah 52 verse 5 to 7. So tignan muna natin yung context ng Isaiah 52, 5 to 7 para makita natin, kaya pala hinighlight yung feet. Oo naman, pag nag-share ng gospel, kailangan ng bibig. Pag nag-share ng gospel, minsan kailangan din ng tenga. Amen? Pero bakit dito pa? Kasi ito ang original context niya. Na? Marami po kasi mga kinu-quote natin sa New Testament nang galing sa Old. At minsan, iniiba ng konti ng writer yung context under the inspiration of the Holy Spirit. Pero iba rin kasi na balikan mo yung original na context niya. So tingnan natin, anong original na context ng Romans 10:15? Isaiah 52. Ito po. Now, therefore, what have I here? Declares the Lord. Seeing that my people are taken away for nothing. No?
The rulers wail, and continually all the day, my name is despised. So ito yung mga Israelita na taken into exile. Yan ang context niya. So sabi ng Lord, ano, baliwala ba? Sinend ko kayo sa exile para lang wala lang? Kasi nagalit lang ako sa inyo? No. Ang Lord, kahit na sabihin natin cliche, ang Lord, pag kumilos, lagi may purpose. Come on, pakisabi ng malakas, purpose. Alam ko, cliche yan. Di ba lagi na sinasabi, may purpose si Lord, may purpose si Lord. Eh, pero totoo. Ibig sabihin si Lord, hindi siya kikilos, na wala lang. So parang sinasabi dito ng Lord, so ano? O ngayon, na-exile na kayo, ano, wala lang? Di ba? Si God kasi, hindi kanya papaluin dahil galit lang siya. Kung pinalo ka ng Lord, kasi meron siyang gusto ituro sa'yo. Amen. Maging honest tayo mga magulang. Diba tayo mga magulang, minsan namamalo tayo dahil galit ka lang? Hindi naman dahil gusto mo turuan yung anak mo eh. Nagalit ka lang. Mainit lang ulo mo. Tama? Pero si Lord, pag namalo, laging may purpose. Na, o, anak, itong palong to kasi parang gusto ko matuto ka. Hindi lang dahil galit ako. So yun ang sinasabi ni God. I did not send you into exile just because I was angry at you. Diba? I have a purpose for this. O, tignan na natin to. Verse 6, therefore, sabi ni God, ang purpose nito, hindi sayang yung pag-exile nyo. Bakit? Kasi through this, makikilala nyo ako. My people shall know my name. Therefore, in that day, they shall know that it is I who speak. Here I am. And then ito na. Verse 7. How beautiful upon the mountains. Next, na? Ano daw? Are the feet of him who bring good news. Bakit fit? Kasi parang pinapakita dito yung pagdating ng Panginoon. Pagdating mula sa langit, galing o dadaan sa bundok at ang unang makikita ng tao, 'di ba? Guys, kung isang tao, kunari si Pimans, inintroduce ako. And now, 'di ba? And now, let's welcome the senior pastor, the most handsome but humble pastor in the entire Philippines of the world. Pimans! Eh, galing ako sa helicopter. Tumalon ako. Parachute. Ano una niyo makikita sa akin? Paa. Tama ba? Pwede lang kung ek ako. Tapos, simple lang, una ulo. Hindi, kung galing sa taas, paa. So ito pala yun. So, parang pinapakita dito, parang picture ng second coming. Bababa si God, bababa si Jesus. So yung mga tao, uy, ano yun? Parang ano yun, di ba? Pagtingin sa taas, anong unang nila nakita? Paa. Galing sa bundok. Kaya, how beautiful are the feet? Although, guys, segue lang na mabilis. Ito nga maganda sa Bible, no? Sa Revelation, ang sabi, pag bumalik daw si Jesus, ang una natin makikita, mukha. Hindi ko alam paano mangyayari yun. Di ba? Kasi kung galing siya sa taas, edi dapat unang makita, paa. E dito naman sa Isaiah, paa nga talaga ang bilanggit. Pero sa Revelation, we shall all behold His face. So unang mo makikita kay Jesus, pagbalik niya, mukha. Hindi ko na alam paano gawin ni God yan. Siya na nakakaalam nun. Amen. Ayaw kasi ni Lord pagbalik niya unang makita mo sa kanyang paa. Gusto ni Lord pagbalik niya unang makita mo sa kanyang mukha niya. Wow. Si Moses nga, hindi makita yun. Hindi nga niya makita yung mukha ni God eh. Ikaw, makikita mo yung mukha niya. Wow naman. Sino excited? Makita na si Lord. Now na. Ito mo ito, mga amen, amen. Ayaw naman. Ayaw niyo, diwag. Nominate ko na lang si Gino. Una ka na, anak, ha? So, ito yung original context niya. Kaya pala, beautiful are the feet. Kasi sa Isaiah, sinasabi ni God sa mga Israelita, hindi sayang, hindi baliwala yung pag-exile nyo. Kasi true that, makikilala nyo ako. At darating ako, babalikan ko kayo. And pinakita dito, yung picture nga na Messiah coming from heaven, and thus, because He came from heaven, He came from above, the first thing the Israelites will see are His feet. Amen. Pero ito yung pinaka-lesson. Your vindication is the mark of your victory. Wow. No? Kaya nga sabi pala sa Bible, no? I lift up my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Anong implication nun?
hindi mo mahanap ang pag-asa mo sa mundo. You will not see your hope and your future looking at people. The way to see your hope and your future is to look up. Come on, pakisabi naman sa katabi, look up, bebe. Di ba? Kahit sabi mo, look up, unang nakita ko yung paa ni Jesus, hindi ba, yung paa na yan nagdadala ng magandang balita. Kesa yung katabi mo, una mo nakita, mukha, pero unang bungad naman, inutangan ka, bes, pautang. Ay, buwis. Hindi na bali, makita yung unang paa ni Jesus, good news naman, kesa makita mo, yung mukha ng katabi niyo, bad news naman. Amen. Ay, hindi nga. Di ba? Pero di ba ang ganda ng picture na una ulo, una paa. Pero kasi nga, ang implication, hey, Israelites, look up. You wanna claim the promise of God? You cannot claim the promise of God looking at people. Come on. Di ba? Paano mo makikita ang Diyos nakatingin ka sa tao? Gusto mo makita ang Diyos? Tumingala ka. Kasi dyan ang Diyos eh. Ano sabi ng Lord's Prayer? Our Father who art in heaven. Bakit in-emphasize yung who art in heaven? Kasi pinapakita na itong Diyos na kausap mo nasa taas. So, ibig sabihin, everything looks bit different from a different view. Tayo, tumitingin tayo yung, di ba, yung horizontal. Tama ba? Si God, tumitingin pababa. Kaya lahat ng bagay maliit kay God. Di ba? Oh, kaya tayo, gusto mo magkaroon ng heavenly perspective? Look up. Di ba? So that you will live by faith and not by sight. So guys, may vindication. Amen. May vindication. Ha? Babalik yung paa na alam nating tinako sa krus para sa kasalanan natin. This brings us to the gospel. Ano yung gospel po dito? Well, ang dami. Pero pakita ko lang sa inyo yung picture ng Last Supper. Di ba? Kaya kailangan maghugas ng paa sa Last Supper. Hindi dahil they eat with their feet. Hindi. Pero dahil ano, yung setting po kasi nila, ang baba po kasi ng table nila. And everybody, actually ang tamang term dyan, reclining. Hindi naman kasi talaga literal na sitting. It's reclining. Di ba? Parang ganito. O, tignan ninyo ako, dudumihan ako, pipreach pa ako mamayang hapon. Hirap naman na trabahong to. Jinky, oh. Ha? Wala bang sopa dito? Ang reclining, nakaganyan, bebe. Parang yung side plank. Teka lang, teka. Teka, pag naka-recline, edi syempre, makikita at maaamoy yung paa mo. So kailangan maghugas, hindi lang ng kamay. Naghugas naman talaga sila ng kamay, ceremonial yan eh. Pero pag ganyang intimate na dinner, kailangan maghugas ka rin ng paa. Itong mga disciple, napaka-prideful. Diba? Di hugas sila kamay. Walang problema maghugas sa kamay. So nakita nila yung paa ng isa't isa. Baho, bantot, may kalyo pa. Patay ang kuko. Di ba? So ayaw nila tabihan. Kakain na sila. Siguro sabi ni Jesus, I smell the anointing. There's an anointing in this place. Wala. Dead ma. Mga iba, dead ma. Akin na yung ano, diba? Pass the ketchup, please. Kakain na. Sabi ni Jesus, uy, kadiri kayo, ha? Ay, nasa original Greek yun. Ha? Mga nakalaan sa seminary ako, eh. So, sabi ni Jesus, kadiri kayo, ha? Kakain kayo na magkaganyan, mapaano yung babaho, ha? Di ba? Hindi ko alam sa inyo, ha? Hindi ko kayang kumain na mabaho yung katabi. Kayo, kaya niyo, no? Grabe talaga kayo. Di ba? Talagang grabe, no? Attend kayo next Sunday afternoon, toleration. Tindi ng toleration niyo, ha? Si Jesus, sabi ni Jesus, hindi ko kaya kumain ng ano. Kaya kumain ng mga simpleng-simpleng pagkain, pero wag lang mabaho. So, di si Jesus pa ang nag... Hugas ng paa nila, pambihira naman itong mga to. May mga pride kasi. Kasi nga, noong time kasi nila, pag may host, nagpakain, tapos intimate dinner, meron siyang servant na sa gate pa lang, pagpasok mo, huhugasan na yung paa mo. In this case, bakante yung upper room eh. Diba? Bakante itong house na ito eh. Hindi natin alam sino magmamayari eh. Pero basta available kay Jesus. Pero walang tao. So walang servant. So lahat sila ang dudumi ng paa. Si Jesus naghugas ng paa. Nung maghugas na si Jesus, ito naman si Peter, yan naman si Epal. Then love natin si Peter, ha? Pero, ito naman si Peter. Lord, you will never wash my feet. Ano sabi ni Jesus?
sige, pag hindi kita hunugasan, wala kang parte sa akin. After ito nga, nag-exage si Peter, di ba? Sabi niya, Lord, not just my feet, but my entire body. Gusto mo paliguan siya? Bebe talaga to. Di ba? Tapos sinabi ni Jesus sa kanya, no, itong pag-wash ng feet, ceremonial lang ito. Pero, ang sinisimbolize nito, hindi salvation. Ang sinisimbolize nito, sanctification. Anong sabi ng sanctification? Pag tinanggap mo ng Panginoong Jesus as your Lord and Savior, ilang beses mo tatanggapin si Jesus? Isa lang. Pag tinanggap mo si Jesus, one time lang, from your heart, with faith, you believe Jesus died on the cross for your sin, ligtas ka na. Pero araw-araw, magko-confess ka pa rin ng sin. Bakit? Kasi yung kasalanan mo, pwedeng maka-affect ito sa fellowship mo with God. Kaya araw-araw, magpapahugas ka ng paa. Get what I'm saying? Kasi ang sinasabi dito ng Diyos, sa araw-araw na lumalakbay ka, imposible ang hindi ka nadungisan. Kaya bago matapos ang araw, lagi magre-reflect ka, Lord, ano yung mga kasalanan na nagawa ko sa araw na ito? Lord, patawarin ninyo ako. Di ba? No, kanina, uminit ang ulo ko sa office. Di ba? Nasigawan ko si ganito, nabulyawan ko si ganito. Naku, Lord, patawarin ninyo ako. Yan. Ang tawag dyan, cleansing of feet. Ba't alam ba ninyo? Tanungin ninyo ako ano? Si Jesus, sinugasan ng paa ng bawat isa. Pero walang naghugas ng paa niya. Tama. Walang naghugas ng paa niya. Nakahiya, ah, si Jesus na matay sa cross, madumi ang paa. Kasi walang naghugas eh. Di ba si Peter, kunyari, nahiya. Di ba, lumapit si Jesus. Sabi ni Peter, Lord, wag, nakahiya. Sabi ni Jesus, hindi, kailangan. Part ba kita? Are you my disciple? Oh, yes, Lord. O, di ko lang, magpahugas ka. Pero nung hinugasan na sila, wala man lang sa kanila nakapag-isip o nakapag-volunteer na, Lord, kami po ang maghuhugas ng paa mo. Di ba? Pwede naman all 11 of them eh. Actually, all 12 of them eh. Hinugasan din ng paa eh. Tama? Oo. Pero wala po naghugas ng paa. Walang ano ah. Eh, di ba sabi, how beautiful are the feet? Bababa daw si Jesus mula sa langit. Kaya from the mountains, unang tingin ng tao, pag tumingala ka, yung paa ni Jesus. Ito, second coming yun. Pero yung namatay si Jesus sa cross, eh di ba dumadaan yung mga tao? Eh yung cross nila, hindi naman ganun parallel. Elevated yun eh. So nakatingin sila pataas. Ano una nila makikita kay Jesus? Paa. Ano sabi nila? Oh, dungis ng paa nito ah. Kasi hindi hinugasan ng mga disciples. Di ba? This is not for us to be condemned ah. Pero sa totoo lang, ganyan kasi tayo. Alam mo yun? Yung wala namang problema. Humingi tayo kay God, di ba? Lord, forgive me. Lord, ganyan. Lord, pahingi ng ganito, Lord. Walang problema. Pero pagdating naman, pag-minister naman kay Lord, doon naman tayo pabaya. Di ba? Kaya maganda rin yung intimacy. Mas maganda rin yung pagkatapos ng intimacy, ministry nga talaga. Lord, what do you want me to do? Lord, where do you want me to go? Di ba? Hinugasan ni Jesus paa mo. Ikaw, hindi mo man lang tignan yung paa ni Jesus. Hindi mo man lang tanungin, Lord, wala pang naghugas ng paa niyo. Eh, who would have thought na after washing his disciples' feet, hours later, Jesus would actually be arrested. And the next day, papako na siya sa krus eh. Oh, yun, nakapako ang krus, dumi ng paa. Amen? So, okay ba tayo mga Horizon Champs? Let us not commit the same mistake. Amen? Let's also take the time to quote-unquote wash the feet of Jesus. Anong sabi ng wash the feet of Jesus? Ibig sabihin, maglingkod ka naman kay God. Pinaglingkuran ka ng Diyos eh. Di ba? Ikaw hindi mo makuha maglingkod kay God. Yun nga lang siya sabi natin kanina pa, maglilingkod ka out of the overflow of your life. Can I have an amen? Oh, okay? Sino po sa atin mula ngayon maglilingkod na kay God? Amen. Hindi, totoo nga, di ba? Wash his feet naman. Hinugasan ka niya eh. Ikaw ba? Hindi mo siya hugasan. Hingi ako pa subvention. Ano ko ha? Nasaan na yung sacred chair ko? Kinalimutan na yung sacred chair ko ha? Pababa, nasa taas yata eh. Ha? Paano na lang kay Kuya? Anan dyan ba? Kasi paano na lang ha? Are you ready for a big idea? Magsa-sacred space tayo eh. Ha? So, simpleng-simple ang big idea natin. Actually, hindi yata sa message notes na hindi yata na fill in the blanks. No? So, gusto lang natin, ano po ito, no? How beautiful are the feet of those who preach the good news. So, imagine lang po natin na, yung gaya ng original context niya, Isaiah,
yung mga Israelita in captivity, in bondage, sabi ni God, look up. When they look up, they will see the feet of one who brings good news. Now, alam ko, sa panahon natin ngayon, hindi ganun kadramatic ang pag-share natin ng gospel. Di ba? Karamihan, paglalapit ka, ay, may 15 minutes ka. Wala! May share lang ako mahalaga. Bahala ka! Di ba? Hindi, totoo. Bihirang-bihira may lalapit sa atin na, ay, can I share good news to you? Ay, oo. Bihira yung ganun. Tapos lalo na yung pag nag-share ka, yayakapin ka pa. Di ba? Di ba? Heaven sent ka. Para kang anghel. Hindi. Karamihan, bilisan mo. Oh, 15 minutes na. Di ba, ganun? Hindi naman sila appreciative eh. Yun ang totoo. Well, pero isipin na rin pa rin natin, somewhere out there, naks na parang kanta, ha? There is someone who needs, desperately needs, the good news. Na hinihintay ka lang nila. Sobra silang desperate, sobra silang hopeless, no? Hinihintay lang nila na may paa na dumating, dumaan sa kanila para ibahagi yung good news. O ito ha, not to make us feel guilty ha, pero minsan tayo naman, dumaan nga, pero dinaanan lang din sila. Ay, sayang. Alam mo yon? Let's say, may nagpre-pray, Lord, di kita kilala. Pero kung totoo ka, padala ka naman. Padala ka ng someone na magbibigay sa akin ng pag-asa. Diba? Misa, kunwari ganun lang. Dumaan, dumating ka. Pagdating mo, dumaan ka lang. Hindi mo rin nabahagi yung good news. Tama? Good news lang pag dumating ka. Pero good news lang kung dumating ka at binahagi mo. Make sense? Eh kung dumating ka, tapos dumaan ka lang, di ba minsan kinoconvict tayo ni Lord, sharean mo yung katabi mo. Eh, tapos nakita mo yung mukha niya, may tattoo. Ay Lord, hindi, impyero na po yan. Di ba? Good news lang, how many of us agree, good news is only good news when it is shared? How can it be good news if it's not shared? Di ba? It cannot be good news if people did not hear it. It needs to be heard. Yung nga, ang sasabi nga, pero paano mo isi-share kung di ka nga muna na dumating? Kaya fit. Di ba? Daling ka muna ng paa mo doon, tapos pag nandun na, gamitin ni God yung salita natin, yung bibig natin, labi natin. Right? You cannot preach where you are not. So you must be where God wants you to be. But when you are in the place that God wants you to be, you need to be bold to open your mouth and preach the good news. Oh, amen? Come on, come on. Amen? Oh, kaya ganun lang po kasimple ang ating big idea. Washed feet bring good news. Niniwala po ba kayo rito? Washed feet bring good news. Ikaw na nahugasan ka, nalinisan ka, naranasan mo sana yung apat na sinner natin, kahit paano may konting katotohanan na sa buhay natin na, oh nga Lord, I'm beginning to set my foundation. Oh nga Lord, no, I always seek you for direction. Lord, soon I will experience dominion. Pero ang maganda, itong pangapat is, Lord, habang hinintay ka po namin na bumalik, one last time, Lord, send me. Diba? Here am I, send me. Alam ko, some of you don't feel na good news ka sa ibang tao. Kasi you have been rejected many times. Alam ko yon. Pero maniwala ka, ha? Meron talagang nilaan ng Diyos dyan na talagang hinihintay ka lang. Hinihintay niya ang pagdating mo, hinihintay niya ang pag-share mo ng gospel. Amen. Okay. Sige, ready po ba tayo sa sacred space natin? Ah, so magsa-sacred space. Sige, Kuya Chris, pwede pa pahiram ng natin? Wow, can we dim the lights a little? Iga-guide ko lang kayo, hindi na tayo magka-closing song, no? Gaguide ko lang po kayo this day. Kasi tingin muna kayo sa akin. Okay, pakita lang natin yung sacred space natin. Okay, guide ko lang po kayo, ha? Siguro for the next few seconds, diba usually I ask you to, sometimes I ask you to look at your hands, sometimes I ask you to touch your heart. Ngayon, seryoso to, ha? I want you to spend a few seconds looking at your feet. Yung totoo, ha? Not at your shoes. No? Titingnan yung feet nyo, and then, tanin nyo lang sarili ninyo, ha? Lord, itong mga paang to, kayo pa po ba ang nag-guide? O naging independent na itong mga paang ito? Dahil sobra ka ng galing, sumobra ka ng marunong,
Di ba? Saan na pumupunta yan? Baka minsan tumatakbo pa sa mga lugar that you have no business being in. Di ba? Pumunta ka sa mga lugar kung saan kadiliman. Well, kung mag-share ng gospel, okay. Pero hindi ka naman pumunta doon para mag-share ng gospel. Eh. Pumunta ka doon para magkasala. Pumunta ka doon para ma-impluensyahan nila. So, tingnan mo yung paa mo na, Lord, are this fit bringing good news? Di ba, minsan pag nagkaroon tayo ng bagong kotse, marami sa inyo pag may kotse, kahit na paano, pinapadedicate nyo sa akin o sa our pastor. At laging sasabihin nyo sa akin, Pimans, itong coaching namin ito, dinededicate natin kay Lord. Papagamit natin to sa discipleship. Tama naman. Minsan, may meron sa inyo, bagong bahay. Ganon din. Pimans, pakidedicate naman itong bagong bahay namin. Gusto namin paggamit to, na, pang open cell, pang ano, discipleship, cell group. Alam mo yan, paggamit kay Lord. Tama naman. Pero dapat, pagtingin mo sa paa mo, ganon din. Lord, this fit, this is for discipleship. This is for your purpose. This is to bring good news. Mamaya, nagmamadali ka nga umuwi, tapos sisigawan mo lang naman yung asawa mo. Bubulyawan mo lang yung mga anak mo. Ba't ka pa nagmadaling umuwi? Kundi pala good news yung gagawin mo, di ba? So, check lang ulit natin yung paa natin na, Lord, saan po ba ako dinadala ng mga paang ito? At itanong mo ulit sa sarili mo, Lord, itong mga paang to, guided pa ba? Guided pa po ba ninyo? Are my steps, di ba sabi sa Bible, the steps of a godly man are firmly established by the Lord. Grabe, na? Sige, check po natin. Sige, let's be quiet for a while. Sige po. Now, this is our time with the Lord. Sige, ask the Lord, ha? Ask the Lord specifically about your feet. Huwag na muna tayo mag-focus sa iba. Eh? Ask the Lord specifically about your feet. You can ask God, Lord, where do you want my feet to go? Lord, where do you want to send me? Pwede yun, di ba? Or kung may conviction, yun nga, kinoconvict ka ni Lord at sinasabi ng Lord, anak, yung mga paang yan, saan ka na dinadala? Sa mga lugar na hindi ko sinabing puntahan mo. Di ba? Pwede naman tayo mag-repent. Sige, ha? I also sense na some of us, yung paa mo, hindi ka nga siguro dinadala sa mga lugar ng kadiliman. Hindi ka nga siguro dinadala sa mga lugar na kasalanan, pero tumigil din. You know what I'm saying? Tumigil na rin yung mga paa mo sa paglilingkod. Tumigil na rin o malapit ng tumigil sa pagsunod. Diba sabi ni Jesus sa'yo, come, follow me. How can you follow apart from your feet? You cannot follow na nakatayo lang. Di ba? Okay lang yung nakaupo ka sa paanan ni Jesus, gaya ni Mary. Okay yun. Pero yung sinabi ni God, come, hindi ka lumalapit. Sabi ni God, go, hindi ka pumupunta. That's disobedience. Settle natin kay Lord yan. Ha? Mabuti ang Diyos. Mabait ang Diyos. Come on, ask God to wash your feet again. Come on. Kung na-dirty, na-dungisan, na-dumihan ang paa natin dahil sa ministry, ask God to wash it. In other words, Lord, renew mo ako. Empty na yung tank ko. Lord, renew me again. Fill me again. Because I cannot give what I do not have. And kung on the other hand, yung paa mo na dungisan dahil sa kasalanan, ask God to also wash it again. Lord, forgive me. Ha? Mag-sorry lang kay Lord. Ang Diyos ang bilis magpatawad. Mag-sorry lang kay Lord. And lastly, yung nga, kung meron po sa atin dito, even mga nanonood online, stagnant yung feet mo. Hindi na kumikilos. Hindi na gumagalaw. Hindi na humahakbang. Hindi na sumusunod.
Can you ask God also to direct your feet, to direct your steps again? One step at a time lang, anak. Alam ko, some of you are asking, Pimans, hindi ko alam paano may balik yung apoy. And ang sagot ko, anak, one step at a time. One step at a time. Huwag mong madali. Sige lang. Parang bata. Diba? Sabi mo lang ulit kay God, Father, hold my hand. Lead me step by step. One single step lang. Huh? Diba sabi ni Armstrong? One single step of man, one giant leap for mankind. Kung sa spiritual, yung nga, pag natutulit tayo, pag-guide kay God, one step at a time. Alam mo, in the end, ang laking hakbang niyan para sa'yo, para sa restoration mo, para sa revival mo. Amen? Yeah, give you a few more seconds, huh? I believe God is here. The Holy Spirit is here. He's speaking to us. Just listen to Him, huh? Mapakahalaga makinig sa banal na Espiritu. Kung anong sinabi niya, sunod lang tayo. Okay? Shall we pray? Lord, ang pinaka hindi napapansin siguro sa katawan namin ay yung paa. Well, para na lang kung nakapaa kami. Pero usually pag naka-sandals kami, naka-sneakers, hindi naman nakikita ang totoong itsura ng paa namin. Baka ang dumi-dumi na pala, kalyo na pala, hindi na nakikinig sa inyo, manhid na. Lord, ang paa pala, great determiner ng spiritual life namin. Ang paapala namin, dito din ma-determine yung totoong kalagayan ng puso't kaluluwa namin. Kaya pala, Lord, napakahalaga to have our feet be cleansed once again. Lord, araw-araw, linisin niyo kami. Kahit na nakakahiya, pero Lord, lalapit kami. At sabi, gaya ni Peter, Lord, sabi namin, Lord, wash our feet. We need it. We need our feet to be cleansed daily. Kasi alam namin, Lord, one wrong step, pwedeng mapahiya ang pangalan niyo. Lord, one wrong step, pwedeng mawala yung apoy namin. One wrong step, pwedeng mag-backslide kami. One wrong step, pwedeng bumalik na naman kami sa dati naming worldliness. Kaya Lord, guide our steps. Help us, Lord, to sit at the feet of the one whose feet was pierced for our sins. Thank you, Lord. Thank you, God. Help us now, Lord. Simplify our life. Daming ginagawa. Madaming mahalaga. Pero Lord, show us what is necessary. Show us what is essential. Huwag puro gawa ng gawa, tapos wala na palang laman. Help us, Lord, kung magmi-minister man kami from a full tank. So that, Lord, maging blessing naman kami. Hindi puro salita, hindi... Kasi wala rin eh. We acknowledge, Lord, apart from you, we can do nothing. Lahat ng paglilingkod namin, kung wala ang pagpuspos ng banal na Espiritu, wala rin. Kinikilala namin yan. Kaya, Lord, help us, Lord, to be like Mary, to do what is the necessary thing. First things first. Intimacy before ministry. Intimacy and ministry from the overflow of your anointing. Thank you, Lord. Whatever was accomplished through your message, we are so careful to give you back all the glory, honor, and praise. And all these things we ask and we pray in Jesus' name. At lahat tayo ay magsasabi ng Amen and Amen. Come on, pwede natin palakpakan ng Diyos. Amen.
Wow, sino po sa inyo nakatagpo niyo ulit ang Lord dun sa sacred space natin? Wow, di ba? Yung nga, 2 minutes, 3 minutes with God can make all the difference in the world. Di ba? Kahit sabi mo, wala kang time mag-pray ng mahaba, 2 minutes lang, kahit ang, just go to a quiet corner, kung kailangan nga, sa CR. Misa nga, sa CR eh, di ba? Kasi gulo ng bahay, no? Ingay na sa bahay. Misa sa CR, kulong ka lang muna 2 minutes, 3 minutes, di ba? Practice mo lang yung presence si God. Alam mo, iba talaga, no? Pag binigyan natin ng puwang ang banal ang Diyos, ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, kakausapin niya talaga tayo. Diba? Hihipuin niya talaga tayo. Amen? Okay? Ano ang topic natin next week? Wow, ngayon, beautiful feet. Next week, beautiful time. Amen. Ha? So, dahil wala na tayong slot, so I hope to see you. Pwede rin po mag-invite ang mga seekers sa morning service. Ha? Pwede, no? Kasi we'll make the message relatable naman to them. Okay? O, sino po excited sa message natin next week? Amen. O, tayo na po tayong lahat. Wow, na? Let me bless you. So, pwede natin taas ang ating mga kamay in a gesture of receiving. So, bless ko lang po kayo, na? Pati mga nasa online natin, ha? Brothers and sisters, friends. Balik lang ako dun sa dating blessing natin, ha? May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord turn His face towards you and grant you peace. Si Lord naman ay bless natin. Ha? Lord, You are the King, eternal, immortal, invisible. Lord, You alone are wise. So to You alone do we give all the glory, all the honor, and all the praises, and all these things we ask and we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, your Son, who lives and reigns with you, Father, in unity with the Holy Spirit. One God, forever and ever. And for one last time, all of us here will say, amen, amen and amen. Thank you, God. Thank you, Lord. Okay, bless na po natin ang bawat isa. No? Kung gusto pala ninyo umaten ng hapon, pwede naman, ha, kahit na wala kang bisita. Pero mas maganda kung may VIP. No? So, T4, ha? Pwede pa po umaten, pwede pa kayo magyaya. 2 o'clock po yan, ha? Ating T4 Life Coaching. Okay? O sige, turn to your partner now. Okay? Pakisabog din sa partner nyo, hi, beautiful. Amen. Kahit na babae, kahit na lalaki yan, ha? Beautiful yan. Amen, ha? O, tanong nyo ulit, no? How's your feet? Amen. Ano, gumanda na? Gumanda? Ha, bumango ba? Ha? Sana naman, after listening to the message, bumango naman yung paanin nyo. Utang na loob. Amen. Okay? O, sige, pakisabi po, congratulations! Because success begins on Sundays! Amen. God loves you. God bless you. Growing closer with the Word. Experiencing God in the convenience of your home. Magsama-sama tayo every Sunday sa ating Horizon Facebook Live. Hatid sa inyo ng Horizon Online Experience. Manood, makinig, and discover your best life by His best love.